Nung si Cracky binigyan ng pagkilala ni Pangulong Rodrigo Duterte ang piloto na nasawi sa matapos bumagsak ang kanilang military chopper nitong April 27 sa Itapi, Bohol. Ito'y bilang pagsaludo sa kabayanihan at hindi matatawarang serbisyo ni Captain Aurelius Olano. Naihatid na sa huling hantungan ang labi ni Captain Aurelius Olano sa kanyang probinsya sa Bohol, isa sa mga piloto ng Philippine Air Force na nasawi matapos bumagsak ang kanilang military chopper sa Itapi, Bohol nitong nakaraang April 27 habang nagsasagawa ng Operation Test Flight. Iginawa ni Pangulong Rodrigo Duterte kay Olano ang pinakamataas na pagkilala sa Order of Lapu-Lapu, ang Rank of Kalasag. Pinungunahan ito ng mga matataas na opisyal ang Philippine Air Force bilang pagkilala sa kabayanihan at hindi matatawarang serbisyo ni Olano sa bayan. Taong 2012, pumasok si Olano sa Philippine Air Force. Tatlong taon makalipas, nagkaroon siya ng lisensya para maging piloto ng hukbong himpapawid ng Pilipinas. Bukod sa pagiging magiting, humakot rin ng maraming parangal si Olano habang nasa serbisyo. Si Captain Olano ay isa bemedal dyan na pilot. No? He is the first pilot of the MG-520 strike aircraft. So we have the Gold Cross, the Achievement Award, the highest award at the military need. Napakarami niyang award eh. Nakaligtas naman ang tatlong kasamahan ni Olano kung saan nagpapatuloy pa ang investigasyon sa sanhinang pagbagsak ng helicopter. Nilinaw naman ng opisyal na hindi nakaabala sa Senator Bongo sa pagrespondi sa Air Force sa mga biktima na nangyaring military chopper crash. Sa katunayan, anya, hindi pinabayaan ng senador ang mga biktima at ang kanilang pamilya. Nakakalungkot dyan, ano? Kasi ang intent ng ating buting senator is maibigyan ng konting support ang ating mga crew na nakaligtas. Makikita nga natin ngayon yung full support nga na binibigay niya sa hospitalization and sa family. Talagang tuloy-tuloy po, pinapaabot ng pamilya yung kanilang pasasalamat. Yung si Cracky, paliwanag naman ng Philippine Air Force na hindi sa pagdat yung mga biktima bago pa man dumating sa Mactan Air Base ay nabigyan na ng emergency medical attention ng Philippine Air Force doon pa lamang sa Bohol. At nung pagdating na sa Mactan Air Base ay karagdagan na lamang na mga medical treatment ang isasagawa para sa kanila. Kaya hindi totoong naantala yung pag-respondi ng Philippine Air Force sa mga biktima na nakaligtas sa naturang pagbagsak ng naturang military chopper. Nakatakda namang parangalan ng Philippine Air Force ang mga survivor ng naturang pagbagsak ng military chopper doon sa Bohol. At yan muna ang latest mula dito sa Cebu, Jana Rua, para sa bayan.